Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So yung pag-uusapan natin ngayon is about acid reflux, guys. Acid reflux, disclaimer lang, hindi po ako doktor. Wala po akong sapat na katibayan na nag-aral ako ng health about nitong acid reflux. Yung akin is isa din akong pasyente na nagkaroon ng acid reflux. At ang mga ginagawa ko para makontrol, makontrol yung aking acid reflux. So ano nga ba yung acid reflux? Acid reflux is a esophagitis, ay isang iritasyon sa ating esophagus, yung tube na daluyan ng ating pagkain galing sa pagkain galing sa ating lalamunan. Yung dito, galing sa ating lalamunan, papunta sa ating stomach. Acid reflux ay isang pinakakaraniwang sanhi ng kondisyon. Ito ay yung mayroon kang acid, mayroon kang reflux, stomach acid, at juicy flow upwards. Kumbaga, yung feeling mo na parang may ano, parang ito pang parang may, parang, you know, pag kumakain ka ng matamis na parang a little bit na parang ganito na nararamdaman ko, na parang may maasim, parang may maasim. So yun, maaari isa itong dahilan ng pagkakaroon ng kirot at burning feeling sa iyong chest, na parang may heart attack, something like that, na di kaya feeling mo may sore throat ka, na parang parang palagi kang may sore throat, na parang isip mo na mayroong kang sipon, parang ganun, at hirap makalunok, mahirap makalunok. Ako yung akin, kasi ako kumbaga ito yung mga tawag na ito, parang ito yung a side effect ng pagkakaroon ng anxiety at panic attack at depression. Kumbaga, yung iba naman is nauuna yung acid reflux nila or heard kaysa sa kanilang anxiety. But the truth is, guys, mayroon na kayong anxiety, pero hindi lang ninyo yun na nakikita or nararamdaman, kasi wala kayong information about anxiety. Kasi yung anxiety, guys, pag stress ka, doon lumalabas yung acid reflux unheard. Kasi yung heard, pag ang isang tao stress, lahat ng parte ng organs sa stomach mo is kumbaga nagre-release yun ng chemical, at pag-release nyo ng chemical, di yung acid, yung acidic ninyo is tumataas doon. So, nadi-discover ninyo muna yung acid reflux ninyo, na yun yung mga sintomas, yung tawag nito, yung may burning, na yung akala ninyo na mag-atakin kayo sa puso, at yung iba parang nanginginig, nahihilo, kasi hindi ninyo pa alam about yung anxiety at yung panic disorder at yung stress. Kasi yung isang tao sasabihin na, oh, hindi naman ako nakaramdam, bakit ako mayroon akong acid reflux, mayroon akong heart, hindi naman ako stress. Papaano mo nalalaman niya na hindi ka stress? Yung acid reflux and heart, lumalabas yan pag stress ang isang tao. So doon ninyo hahanapan ang kumbaga yung pinaka main reason. So yung mga tao talaga is akala nila na kahit tao sila, magkakaroon din. Lahat tayo may stress, guys. Lahat tayo. Kung mayroon ka nitong sintomas, magpatingin ka sa doktor. Depende kasi yung magiging treatment ng isang taong may acid reflux. Kasi ako, yung akin is, pagdating ko galing sa Pilipinas, 2019, kasi nagkaroon ako ng depression. By the time na yung anak ko was 8 months old. So, it was 2016 ako na-diagnose na mayroon akong
depression. Tapos nagkaroon ako ng panic disorder kasi mayroon nga akong anxiety. Pag ang isang tao may anxiety, they will trigger to panic disorder. And then yung panic disorder mo, pag nagkaroon ka ng traumatic sa sarili mo, sa katawan mo, nagkakaroon ka ng post-traumatic stress disorder. So yun. And then, yung 2019, kasi I'm still in medication, so 16, 17, 18, 19, so 3 months akong nag, 3 years akong may medication on the time. So, nagbakasyon lang ako sa Pilipinas. Pagbalik ko dito sa Belgium, doon na naramdaman ko. Minsan nawawala, minsan dumadating. So, yung time na yun kasi, nung time na yun, I was very stressed also sa trabaho ko. So, nagkakaroon ako ng misunderstanding sa aking co-workers. So, yun ang pinakamahirap kasi dito yung Netherlands talaga. I mean, yung communication talaga. So, ako, hindi ako mahirap pakisamahan. Pero, pag isang tao mahirap pakisamahan, lahat ng sistema sa katawan mo or sa mental at emotional mo, very sensitive talaga. So, yun, parang may time na talaga na hindi na siya nawala. Yung parang may nakasagabal dito, na parang hindi ako makahinga, na the more na talaga na tawag nito yung acid ko, lumalala din dito, lumalala. Tapos mayroon din akong, kumbaga, sinusis. Parte din yan sa mga ano, parte din yan kapag may acid reflux ka, kasi it is all connected talaga. Pag may acid reflux ang isang tao, magkakaroon ka rin ng sinusitis. So, nagkaroon din ako noon. And then, so ito, hanggang ngayon, nandito pa to. Kumbaga, forever, I think, gaya ng aking panic disorder. So, forever, best friend ko na sila. So, ako, yung ginawa nila sa akin, kasi nga, I was very stressed talaga. Kasi, kala ko may sakit na ako. Kala ko may sakit na ako na thyroid or something. So, pinatingin lahat. Yung blood ko, as in talaga lahat. Okay lahat. Yung ano ko, yung tawag na ito, yung basta lahat ng mga ano na ano sa akin, kumbaga in-examine lahat yung dugo ko, everything it is okay. So yung thyroid ko okay siya, and then ganun pa rin yung naramdaman ko. Tapos nagkaroon na ako, doon ko nalaman na mayroon akong light asthma, kasi palagi akong inuubo. As in talaga, nang pupunta kami ng ano, ng beach, as in talaga yung ubo ko, guys, ubo, especially kung yung paghiga ko ganito, parang hindi yung elevated. Yung elevated, guys, I will talk to you that later, kung paano ka humiga. So, every time talaga inuubo ako, as in inuubo ng inuubo, constant talaga, na wala talaga. So pagbalik namin dito sa bahay, doon ko na obserbahan na gumagaling yung ubo ko. As in talaga, sabi ko sa sarili ko, bakit ganun ba, maybe something in the air na hindi nare-resist yung katawan ko. And then yung nagpaano na ako, so linagyan ng camera dito yung ilong ko, papunta kasi yung dito natin at dito is magano sila, yung connection sila. So nakita dito yung aking vocal cord was infected, na infected talaga siya kasi mayroon akong silent acid reflux yung akin. Yung silent acid reflux is kumbaga yung kanyang mga ano, kung ngayon, yung kanyang mga sintomas is ano lang, light lang, tapos parang hindi mo talaga siya, kasi yung acid reflux, guys, that's what they said here, yung irritation talaga sa ating esophagus. Pero yung akin hindi, wala ko talagang naramdaman ko siya yung dito na. Tapos, and then, kasi mayroon akong panic disorder, so alam ko na yun. So para sa akin, yung, you know, nagpapalpitate and something like that, so para sa akin, panic attack ko lang yun, so it's okay. So hindi ko alam na doon talaga nagano talaga sila. Kumbaga, yung panic attack ko, yung ano niya, kumbaga yung side effect niya, ito na yun, yung acid reflux ko. Kasi pag may panic attack ka, lahat ng organs mo di-release, yung sa loob ng katawan mo di-release chemical, yung chemical stress. So yun, pag hindi mo yun, kumbaga pag hindi mo yun tinuon ng pansin, kasi syempre, pag stress ka,
kumakain ka ng mga ano. Ako, hindi ako kumakain kasi nung time na yun talaga, mahilig ako, kumakain ako ng maasim, umiinom ako ng mga cola, yung may mga caffeinate. Pero hindi ako umiinom ng kafe, guys. Never akong uminom. Sa tanan ng buhay ko, hindi ako uminom ng kape. So, yun. At hindi din ako alcoholic. That's why they asked the doctor to me. They said, do you drink? Do you smoke? So they ask, and then I says, no, never akong nanigarilyo, never akong uminom ng mga alcohol. So yun, na-shock talaga sila. And then I told them that I have a panic disorder and I'm taking some anti-depression. So yun. So doon nila nakita na it's parang doon, you know, yung cause doon, yung reason. So yun. And then, of course, they advise me. So, ito na yun. Siyempre, you have to tell to your doctor na about yung mga symptoms and yung past health mo. Yung health mo talaga. So, you have to be honest, you know, honest. Kasi, siyempre, paano ka mag-heal kung hindi ka honest, di ba? And then, kasi yung treatment might include changing your diet. Kasi minsan, dapat tingnan din natin yung ating mga kinakain. Kasi sasabihin natin, oh, masarap yung lechon na yan, but it's very fatty and it's very oily. So, yun ang hindi maganda sa ating katawan, sa ating stomach. Sasabihin na, oh, gusto ko yung kumain, pero dapat, kumbaga, iba-ibahin nyo yung diet ninyo. Kumbaga, change your diet. Ganun yung ginagawa ko. I change my diet, but dito naman talaga sa kanila, hindi dito kumakain. May mga taong kumakain ng mga, you know, yung mga fatty acid. May mga mahilig sila sa mga ano, sa mga oily, sa mga french fries, mahilig sila. Pero yung mother-in-law ko, she's not like that. Once a week lang kami kumakain ng fries. More on talaga is boiling potato, carrots, and then yung salad talaga. Before nung time talaga noon ng kasagsagan ng aking acid reflux, I really observe everything talaga. I really observe. Uminom din ako ng medication kasi it's also part ng medication to relieve your symptoms. So para sa akin hindi siya nakatulong yung medication. So sabi ko sa sarili ko, no, I don't want to take this. So I have to use the, kumbaga, para sa akin yung plan B, yung diet. Yung diet talaga, so I have to watch what I eat. So, every evening talaga, small meal lang kinakain ko, yung maliit na portion lang talaga. Maliit na portion, and then, hindi ako umiinom ng cola. Hindi na ako umiinom. And then, I always check yung iniinom kong ano, like yung ganito, tinitingnan ko kung ano siya, kung meron siyang coffee in it, kasi hindi siya maganda. So if they say free coffee, like kumbaga free siya sa coffee, hindi, wala siyang halong coffee, so yun. And then also yung may tea din na ganito, may tea din ganito, so ano siya, free coffee din siya, so wala siyang coffee, so natural, kumbaga natural. And then ano, kumbaga inom lang ako ng tubig. Yung pinaka ano talaga is huwag bibilisan ng pagkain. Pag may acid reflux ka, parang dahan-dahan lang. Hindi dapat ano, dapat nguyain mo rin ang kinakain mo, tapos dahan-dahan lang yung pagkain. Hindi dapat ano, mabilis yung pagkain kung may isa kang may acid reflux ka. And then ito yung mga ano, ito yung, yes, nasabi ko, ito yung mga recommended ng doktor kung ikaw ay may acid reflux. Kumain ng maliit ng portion na pagkain, lalo na paggabi. And then pagkatapos mong kumain, maghintay ng 2 or 3 hours before kang humiga. Kasi syempre, yung kinakain, pag umihiga tayo immediately, yung pagkain bumabalik. Yun ang tinatawag na ano, yun ang tinatawag na juicy acid, kumbaga doon parang bumabalik yung pagkain mo. So dapat talaga, kasi yung ating ano, kung connection, yung connection ng ating stomach and ating parang siyang yun ang sinasabi kong ano, parang yung sinasabi kong what's iso
esophagitis, yung kumbaga yung esophagus na connection sa ating stomach is normally nagsasara yan, guys. Pero pag ano, pag busy, busy yung pagdigestive, kasi pag kumakain tayo, pumupunta yung ano, pumupunta yung pagkain sa stomach. And yung stomach meron na yung acid. Pag kumbaga kaya sabi ko na wag ninyong bibilisan yung pagkain ninyo. Kasi pag bilis ng pagkain ninyo, napupuno yan. So pag puno yan, yun ang pumupunta yung acid sa taas. At yun yung parang nararamdaman ninyo na parang burning, kumbaga burning sensation, parang yung heart ninyo parang parang umiinit, pero hindi yun yung heart ninyo, is yung esophagus ninyo. Yung esophagus ninyo yung kinain ninyo. Tapos dito na para kayong hindi makahinga. Ganun din pag stress, kasi pag stress parang dumadami yung kalamnan. Yung kalamnan is yung pagkalam ng sikmura, yun ang acid. Yun ang acid na kumakalam yung ating ano, sikmura. So, you have to avoid spicy, lalo na yung mga spicy maanghang, yung high fatty food like yung fast food chains, yung french fries, at yung mga drinks na may caffeine in it, like tea, like I told you, may mga tea na may caffeine in it. So, dapat you have to avoid that. Pwede rin kayong uminom, but hindi ninyo, kumbaga hindi ninyo... kumbaga, like let's say one day, nakakaisa lang kayo iinom. So, doon, dapat hindi dapat every 4 hours iinom ka na naman. No, it's not good. And then, yung coffee, cola, energy drink, yun ang talagang hindi maganda din. Kasi, syempre, pag energy drink kayo, body is very active. And especially pag gabi, pag uminom ka, hindi ka na makatulog. May kasi yung mama ko, I still remember, yung mama ko mahilig siyang uminom ng energy drink before. And then my time talaga. So para sa kanya, okay lang sa kanya, okay lang. And then my time na hindi na siya nakakatulog. Kahit umaga, guys, kasi yung epekto kasi, pag every time na umiinom ka na talaga, yung katawan mo, nag-produce na yan ng isang, ano, isang, kumbaga, isang, you know, yung parang higher, kumbaga yung kanyang, ano pang tawag nito, yung kanyang, ano, side effect, it's very higher na yun, yung gabi hindi na siya makatulog, nagpapalpitate na siya, tapos, as in talaga, so doon niya naobserbahan na pag umiinom siya ng ano, energy drink, doon na parang umaatake lahat, so hindi na siya nag-inom ng energy drink hanggang ngayon, so sabi ko sa kanya, ano, iniinom ka pa ba? So, and then lost your weight kapag ikaw ay overweight and then, o di kaya obese. Kasi doon talaga, doon talaga nag-uumpisa din yung, ano, yung acid reflux pag, ano, kapag overweight ka talaga. Kasi kailangan talaga, hindi naman as in so masculine, you know. You have to lose your weight also. Kasi that's the most important kasi para maiwasan din yung, ano, yung magkaroon ng, yung magkaroon ng magkaroon ka ng sakit sa puso, diabetic. So kasi ganun 'yun eh, pag nagpo-produce ng chemical yung ating sarili. And then paalala lang guys sa mga taong mag si self-treatment, dapat alamin niyo muna yung mga dapat ninyong gawin, yung mga dapat hakbang nagagawin, kasi imbis na makatulong sa inyo, imbis na mag-heal yung acid or heart ninyo, is lalong lalala yan. So may mga taong treatment sila, like you know, yung mga herbal may mga taong nagse-self, like they taking or they drinking some turmeric or kurkuma, kumbaga, and then ginagawa nila ito yung first alternative na ginagawa nila, na sabi nila nakakatulong daw, which is hindi niyo alam na yung kurkuma mayroon din yung side effect, mayroon din yung ano, kumbaga malaki yung side effect niya, guys. And then according to 2007 study, acid reflux and gastroesophageal reflux disease or GERD may cause by inflammation and
and oxidative stress. So the study suggests GERD should be treated with antioxidants and anti-inflammatories. So yung turmeric or curcuma, mayroon siyang antioxidant and anti-inflammatories. Pero hindi ibig sabihin yung turmeric ay hindi ibig sabihin na nag-work sa yung acid reflux or GERD ay magwo-work sa iba. Hindi yung ganun. So, kung ikaw ay nagtitake ka ng low blood sugar or like for example, mayroon kang like yung diabetic, tas na umiinom ka ng isang low blood sugar or low blood pressure, lalo itong papalalain, di ba? Yung problema ng gallbladder ng isang tao. And then paalala lang kapag umiinom kayo ng medication, best na magpakonsulta talaga kayo sa doktor. Magpakonsulta, that's the most important, magpakonsulta kayo sa doktor. Kayo sa doktor bago kayo umumpisa na mag-herbal or mag-supplement. Kasi may mga side effect talaga yan, guys. May mga side effect yan. At yes, that's true. Mas cheapest yan. Malaki yung tulong sa iyo, especially sa mga expenses, kasi syempre pag pumunta ka ng doktor, magpa-check up ka, malaki din yung mababayad mo, tapos plus yung receipt, yung reresitahan ka pa ng anti-acidic na pag iinumin mo, and especially herb turmeric or curcuma, possible na magkakaroon kayo ng serious reaction with many difference, yung especially kung iba-iba, kahit iba-ibang mga drugs na iniinom, it is really a big effect talaga. May malaking impact talaga yung turmeric herbal sa mga drugs, sa mga anti-drugs talaga ng mga medication. At lalo na kung ikaw ay allergic, kasi may mga tao talaga, most of people talaga may mga allergic sila na hindi nila alam na allergic sila. Tas lalabas lang yun pag makainom kayo ng isang, sasabihin niyo na it helps to me, but hindi ibig sabihin na it will helps to other people, kasi hindi natin alam about their history, yung ano yung history ng health nila. Kasi syempre even you, hindi mo alam na may ano ka pala, may allergy, di ba? Kasi yun talaga na ano, na na-shock din ako, kasi yung ano, kaibigan kong Pinay, yung pagbubuntis niya sa first child niya, she was eating everything like chocolates, yung peanuts, as in talaga. And then once na nanganak siya, everything changed, you know, na allergic na siya sa chocolates. Hindi na siya kumakain ng chocolates, guys. Hindi na siya kumakain ng peanuts kasi nagkaroon siya ng allergic. And sabi ko, wow, bakit ganun? Bakit talaga may ganun na ano, na isang babae na kahit wala kang allergic, nagkakaroon ka? Kasi syempre, sa paglipas ng panahon talaga, or the changing your hormones, yung katawan mo pag nag-iiba rin yung may nagkakaroon ka rin ng ano, allergic kahit wala kang allergic before. Like me, nagkaroon din ako ng light asthma, pero hindi ko alam yun na nagkaroon pala ako ng asthma. It's because of this acid reflux nagkaroon ako. Kasi syempre, pag lumilipas ang maraming panahon talaga, nadidevelop yung mga diseases na hindi natin alam na mayroon talaga tayo noon, pero kumbaga natutulog lang yan, at you trigger it out kung inaabuso mo yung sarili mo or you're taking medication. Kasi I think for me, kasi nung nagkaroon ako ng sakit na TB, kasi maraming medication yung ininom ko. Of course, sa paglipas ng panahon, of course hindi pa yan lalabas. And then of course nung nag-trigger yung aking panic disorder, nagkaroon ako ng post-traumatic stress disorder. And then lumabas na itong acid reflux ko. So, syempre,
Hindi natin hawak kasi yung ating parte ng katawan ng tao. So, nakikita o nararamdaman na lang natin ito through physical symptoms. So, yun. And then, some people report that turmeric actually makes acid reflux worse. Kasi nagkakaroon talaga yan ng nagkakaroon talaga tayo ng worse kasi hindi natin alam, hindi ibig sabihin na nag-work sa iyo, mag-work sa kanya. 'Di ba? So, syempre you have to search yourself or you have to listen what your doctor said and yung advice ng doktor. Yung mas maganda talagang gawin is yung mga basic and natural talaga without any talaga na, you know, na they will destroy everything to you. And it's like, you know, like, yung simple lang na you have to eat small meal, you know, sa gabi. You have to eat small meal. And yung pagkain mo dapat hindi mabilisan. Kasi may mga taong mabilis silang kumain. As in talaga mabilis silang kumain. Tapos, ano, mag-ano na naman, kukuha na naman ng panibagong pagkain. Hindi yung guys, hindi yun healthy. Mas, hindi yun maganda. Kasi, yung acid mo, pag the more na binibilisan mo yung pagkain, the more na napupuno yung ano mo, yung stomach mo. Tapos yung acid, imbis na yung ano, parang yung splinter ata yun, kasi sa ano, sa stomach natin, mayroon niyang, kumbaga, nasasara yan. Pero kapag nag-overflow yung ating, yung acid, pumupunta yan sa ano, tumataas yan, pumupunta yan sa esophagus natin, at yun na parang nangangasim-ngasim yung ating nararamdaman. So, syempre, yun talaga ang dapat nating iwasan ng hindi madali, mabilis ang pagkain. Kasi dapat, ano lang, parang, you know, parang normal lang na pagkain. Subo, nguya, 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 and then lunok. And then subo ulit, tapos nguya, tapos lunok, di ba? And then, huwag hihiga pagkatapos kumain. Huwag hihiga, kasi hindi yan maganda. Hindi maganda yung hihiga ka agad, you know, na kasi yung ano mo, yung acid mo, tumataas talaga yung acid mo. Tapos syempre nagkakaroon din yan ng ano, ng tawag nito, yung mga symptoms na as in talaga nagburn yung ano mo, yung chest mo. At kung may acid reflux ka, dapat naka-elevate. Ito na yung sinasabi ko, dapat naka-elevate ka sa pagtulog, 'di ba? Kung natutulog tayo, 'di ba, flat. Pag may acid reflux ka, dapat nakaganito. Inaangat-angat mo yung ano mo, yung unan mo, or yung unan mo, lalagyan mo pa siya ng ano dito. Tapos, yung pinaka-best talaga na pagtulog is sa left side mo. Kasi pag na left side ka, guys, yung ano mo, yung tawag nito, yung acid mo is balance lang siya. Balance lang siya. Pero kung natutulog ka na pa ganito, yung ano mo, yung acid mo is parang pupunta sa ano, sa tawag ito, sa esophagus mo. Kasi open siya. Open yung splinter ng ano, ng tawag nito, ng, iwan ko ba kung splinter ba yun, basta open yun. Tapos syempre dadaan yun, kasi syempre yung acid mo is nandito. Pag nandito yan, yung ano, yung esophagus at yung daanan is nakaganito. So hindi siya pupunta sa itaas, di ba? Naka-elevate lang yung ano mo, yung tawag nito, yung acid mo. So yun ang ginagawa ko. Ini-elevate ko yung pagtulong ko, tapos palagi akong nasa left side pag natutulog ako. But kung may problema ka sa ano, sa puso, wag mong gagawin yung ano sa tawag nito, sa pagtulog ng left side mo, kasi magiging ano yan, tawag nito, magiging worse yung ano. Dapat mo ring isipin kapag mayroon ka rin problema sa puso, kailangan mo rin isipin talaga, hindi lang sa ano, hindi ka lang mag-focus sa ano, sa acid reflux mo, kasi syempre magkakaano yan, dapat balanse mo talaga. Tapos syempre dapat mag-ask ka rin sa ano, sa doktor, kung anong best ang dapat kang matulog, anong posisyon, kumbaga, kasi syempre dapat ka talagang magkaroon ng marami pang impormasyon about acid reflux. At hindi dapat kayo basta-basta, kung may mga taong nagsasuggest sa inyo, nasasabihin na, uminom kayo ng bayabas, ano, tawag na ito, laga, kumbaga, ilaga ninyo, kumbaga, pakuluan ninyo, tapos, or imix ninyo itong, ano, turmeric sa yung tawag na ito, sa yung talbos ng bayabas,
You know what, yung bayabas din guys, mayroon din yang side effect. Mayroon din yang side effect. Yung bayabas, it's very healthy. Yung bunga nakakain, di ba? Yung bunga. Pero yung ano talaga, yung leaves talaga, kailangan talaga yan ang pagsusuri ng mga ano, ng mga health expert about medication talaga. Hindi sila basta-basta na nag-aano na nag-promote ng ganyan na dapat inumin ninyo yan, dapat kasi nakakagaling. Okay, kung nakagaling sa iyo, it helps to you. Pero hindi mo kumbaga ikukumpara yung sarili mo na na ano siya, kumbaga na heal siya nito. So iinom din ako. Kasi ako din guys, mayroon din akong ano, nag-inom din ako ng ano powder na yung ano, tawag nito yung malunggay, kasi they said it helps. Yes, that's true, it helps, but hindi lahat ng tao is magwo-work sa iyo. Pero hindi talaga siya nag-works. You know what it helps? Yung ano talaga, yung warm water talaga sa umaga. Yun, it helps talaga. It helps to me talaga yung warm water. So that is only natural, you know, natural. Pero mas mainam talaga guys, mas mainam talaga is makapagkonsulta kayo. Kasi pag hindi kayo makapagkonsulta tapos nag self medication lang kayo, naggawa-gawa lang kayo ng mga ano, ng mga herbal, imbis na makakatulong sa inyo, pinalalala ninyo yung inyong GERD. Tapos pag malala yung GERD guys, syempre magkokost yan ng ano, ng cancer. Of course, kasi syempre maano yung masusunog yung esophagus mo, gagasgas yung esophagus mo. So yun, hindi talaga yun maganda. And of course, syempre yung medication guys, yung medication nakakatulong lang yan is to elevate your acid. Syempre to elevate, to help your acid to be low. Kumbaga pababain yung acid natin. That's it. Yun lang talaga. Pero pag sinasabi na talaga nila na chronic yung ano mo, yung GERD mo, is doon papasok yung inooperahan yung stomach mo. Kasi dito talaga sa kanila, like what I mean, oh I remember it, like yung mother-in-law ko, my mother-in-law, she's taking some supplement, and yung supplement na yun is may turmeric, you know, may turmeric, tawag na ito, yung may ingredient, may nakalagay doon na ingredient, kasi nakita niya yung ano, yung ingredient na may turmeric. And then, as in, how many years she's taking that, ha? She's taking that, kasi nakakatulong talaga sa kanya, malaking tulong sa kanya, that's true, malaking tulong. But sa paglipas ng panahon, guys, sa paglipas ng panahon, kapag iniinom mo yan palagi, of course, yung katawan mo, yung stomach mo or yung system mo, nagkakaroon yan ng side effect din guys sa paglipas ng panahon pag iniinom mo na yan palagi. Kasi syempre supplement yan, nakakatulong, walang side effect. So doon, as in talaga last year, as in mapayat na talaga yung mother mo, as in so, kasi ano siya, nag-diarrhea talaga siya guys, nag-diarrhea talaga siya, sa as in talaga, na as in hindi normal talaga. Tapos yung kinakain niya, as in talaga immediately talaga siyang pumupunta ng CR, as in more on talaga to water na lang yung lumalabas sa kanya pag nagaano siya o nagpupupo siya. As in talaga natakot kami noon kasi hindi na normal, nagpa-check na siya sa lahat. Tas akala niya yung gallbladder niya or yung may problema siya sa ano, sa kanyang pancreas or something. So lahat worried talaga siya, lahat in-examine siya, nag-endoscopy siya, as in talaga lahat tiningnan. So everything is in order, walang problema, walang, as in wala talagang may nangyari about, you know, about cancer or whatever, wala. Pero yung ano lang sa kanya, wala siyang problem, wala siyang nararamdamang pain. Pero yung ano talaga niya, yung pagpupo talaga niya is hindi normal. Sabi niya, hindi normal. So doon niya na-discover niya, every time na umiinom siya yung supplement na yun na may turmeric, doon talaga siya nag-trigger. At grabe guys, grabe. So hindi na siya uminom for how many months?
So, kahit ang tagal na din niyang hindi umiinom, patuloy pa rin. Kasi, yung ano, yung kumbaga yung supplement, may naka-attach pa yun. Kumbaga linilinis lahat yun para mailabas. So, nung mga ano na, nung mga, kumbaga, end of 2023, naging ano na siya, naging kumbaga naging okay-okay na siya, naging okay-okay, tapos bumalik-bulik na rin yung kanyang itsura ng kanyang color, yung kulay niya, as in talaga nag bumalik na, tapos yung pagkain niya, tapos yung katawan niya bumalik, as in talaga bumalik, malaki yung pinagpago talaga niya yung time na yun ng 2022, as in talaga. So doon, tapos nag-try ulit siya uminom, and then a few days lang guys, bumalik uli yung kanyang ano, pagdadayariya. So doon nag-stop na talaga siya. Nag-stop. Sabi niya sa amin, it is really too bad na I have to stop these supplements for how many years I taking this, but I have to stop it. It helps a lot to me. It helps, really. It helps. That's true. Yung turmeric talaga, guys, it helps. But kung palagi mo na talaga yung iniinom like supplement talaga, it is really, paglipas ng panahon talaga guys, may mga epekto talaga yan. May mga epekto talaga. So, dapat talaga magpakonsulta talaga kayo sa doktor kung ano yung best na dapat gawin, or kung papaano ninyo matawag na ito, paano ninyo ma-overcome or ma-i-stabilize yung acid reflux ninyo. Ako naman kasi, I just following kumbaga yung diet ko. Hindi kasi ako mahilig umabuso sa sarili ko. May mga tao kasi dito sa ano, sa YouTube na sasabihin nila na gumaling sila sa ano, sa acid reflux, tapos bumalik uli sila sa mga sa gawain nila na umiinom sila, kumakain na naman sila ng fatty food, and yung parang yung mga ginagawa nila before, binabalik nila, so which is not good. Sa umpisa lang yan, magaling, maganda, masarap, something like that, pero babalik at babalik din yan, at the more na bumalik yan guys, malaki yung epekto na. Malaki yung epekto. Mark my word, malaki yung epekto na yan, guys. So, doon talaga, kung ano na talaga kayo, nag-heal, totally recovery na kayo sa inyong acid, sa inyong anti-acid or cured, huwag ninyo nang balikan yung ano, yung mga masamang lifestyle ninyo. Kasi babalik at babalik yan. Para rin yung cancer, guys. Kung cancer-free ka na, hindi ibig sabihin na wala na yan. Nandyan pa yan. Pag binalik mo yung bad habits mo, yung lifestyle mo, babalik yan. At yung pagbalik na yan, wala na yung cure, guys. Walang cure na yan. So, mark my word, kasi yung neighbor ng mother-in-law ko, he passed away last month. So, nung umpisa, na-diagnose siya na yung kanyang liver, may liver cancer siya. So, inoperahan siya. So, may parte ng kanyang liver is not yet infected. So, kumbaga, tinanggal. Tinanggal yung parte ng may infected. So, nag-heal siya. Nag-heal siya, guys. So, pagkalipas ng panahon, nagkaroon na naman siya ng pancreas cancer. So, yung kanyang pancreas cancer, it is very, very aggressive cancer. So, bumalik. Nagkaroon uli siya, and then he passed away last month. So it was very, yung masasabi ko lang sa inyo guys, kapag na-recover kayo sa inyong acid reflux or heart, dapat hindi niya balikan yung inyong mga ginagawa dati. Kasi pag binalik ninyo guys yan, tapos mag-take na naman kayo like itong mga bayabas, yung talbos ng bayabas or turmeric, hindi na yan tatalab. Kasi para yang ano, kumbaga para yang medication na kapag hindi proper yung pag-quit mo, kapag hindi proper yung pag-inom mo, tapos yung bacteria, they will resist it sa antibiotic. Yun ang ibig kong sabihin. So yung ano mo, yung acid reflux mo, they will resist it. So hindi na siya tatalab.
And then it will go, kumbaga, magiging worse yan, guys. Probably magkakaroon kayo ng esophagus, sa cancer sa esophagus. Kasi syempre na ano na na na, na kumbaga na damage yung ano mo, yung ano ninyo, yung esophagus. So sana hindi na kayo bumalik sa inyong ano. Ako hindi na ako umiinom ng Coke. More on water talaga ako, and then tea na free coffee. Hindi talaga ako umiinom ng mga coffee in it. So also ano lang, kumbaga diet din. Kumakain ako ng banana, apple, you know, and then less, you know, less rice. Tapos ano talaga, konting portion lang ng pagkain, lalo na paggabi. So yun ang talaga ang pinaka best talaga na ano dapat gawin natin is yung diet, yung natural way lang talaga. Kasi pag marami kayo, pag nakakatingin kayo ng ano ng isang dito sa YouTube na sasabihin niyo na, oh, nag-heal siya, mag-heal din yan sa akin. No. Kung ano yung mga paraan ko, hindi ibig sabihin na kumbaga mag-heal din sa iyo. No, you have to search it kung ano yung best na nakakapag pakalma ng inyong acid reflux. And if ever ma-discover ninyo yan, you have to stick with that. Kung ano yung mga ginawa ninyong mga kumbaga pagtanggal sa mga gawain, mga bad habits ninyo, i-continue nyo na, guys, kasi yan ang true healings talaga. I know it's difficult, walang madali dito sa mundo, but that's how it is, guys. That's how it is. Wala tayong magagawa, we just like only accept and control kung ano yung mga kinakain, kung ano hindi dapat. Hindi naman ibig sabihin na layuan nyo yung pagkain, nakakapatrigger sa'yo. Pwede rin kayong kumain, pero wag lang ninyong aabusuhin yung mga sarili ninyo, diba? So most important talaga is isipin ninyo yung inyong health din, kasi the most important is yung health talaga yung pinaka-importante. So thank you so much, guys. Sana magustuhan ninyo, sana magkaroon kayo ng kaunting kalaman about acid reflux. I know na pag-usapan na natin ito, but this one is the most like serious talaga, kasi may mga nakita talaga ako na dito sa YouTube na ano, nag-a-advise sila na ganito yung gawin ninyo, like herbal treatment, something like that. Wala namang mali, guys, sa mga herbal treatment, but dapat din mayroong kayong kaalaman kung ano yung mga consequences ng bawat iniinom natin, kasi hindi natin yan nakikita sa panlabas. So sa anong pisa pa lang, nakakatulong, but sa paglipas ng panahon, guys, hindi natin alam na nadadamage na pala yung ating liver, nadadamage na yung ating kidney. Kasi syempre akala ninyo na natutulong, yung pinaka best way talaga is to kumbaga to control yung mga bad habits. Dapat iwasan na yung mga bad habits. Kung mahilig kayong uminom ng alak, mahilig kayong uminom ng mga soft drinks, mahilig kayong kumain ng mga fast food chain, tapos mga matawag na ito, yung mga oily na mga pagkain, iwas-iwasan. Yun ang pinaka-importante, guys. Hindi ibig sabihin na kumbaga yung nakaka-trigger sa inyo, layuan ninyo. No, you can eat that, but you know what is your limit, you know. Kasi ako, I know what's my limit. Hindi kasi ako yung taong ano, yung taong abusado or yung taong addicted sa isang bagay. Ako hindi, marunong akong mag-stop sa akin sarili. So yun ang na yung mother-in-law ko proud sa akin, kasi madali akong tawag nito, I know where's my limit. I know that. So kung kayo mahirap ninyo gawin yan, yan dapat ang i-focus ninyo. Umpisahan ninyo yung focusin ninyo kung gusto ninyong mag-heal forever, di ba? So yun, hindi lang temporary na, okay na ako, babalik uli ako sa aking mga dating gawin. No, it's not like that, guys. Parang inaano rin nyo, parang trinitrigger ninyo lalo. Pag magbumalik yan, guys, kayo pa rin ang magsasuffer. So anyway, guys, thank you so much. Sana magustuhan ninyo yung aking video. Thank you so much. Bye-bye!